Caritas 846. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas alas 8 ng gabi. Ngayon ay araw ng Biyernes, ikalima sa buwan ng Abril taong 2019. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Lakas loob na manalangin sa Panginoon lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Paliwanag ni Pope Francis, ang pananalangin ay nangangailangan ng katapangan at kalayaan sa pagsasalita o pakikipag-usap sa Diyos na may lakas loob kaakibat ng pagtitiwala sa pagdugo ng Panginoon. Giit pa ng Santo Papa, bukod sa pananalangin, hinihikayat din ang mananampalataya na mangilin at magkawanggawa. Sa Pilipinas bilang paghahanda, inilabas na rin ng Archdiocese of Manila ang mga programa at gawain sa mga mahal na araw. Sa 14 ng Abril, pangungunahan ng kanyang kabunian, Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle, ang Palm Sunday Mass sa Manila Cathedral, ang pagtanggap ng mga mangungumpisal simula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo sa mga itinakdang oras. Pangungunahan din ni Cardinal Tagle ang Chrism Mass, ang pagunita sa pagpapakasakit ng Panginoong Hesukristo, at ang Easter Vigil Mass na gaganapin sa Manila Cathedral. Magbabalik ang mga balita maming alas 9. Ako ang inyong kapanalig, Norman Dikia. Sumain niyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Daughters of St. Paul, Pauline's Media Center, located at number 2655 FB Harrison Street, Pasay City. Call 831-6430. Kapanalig, ngayong Year of the Youth, ating hikayatin at suportahan ang mga kabataan na makiisa sa mga adhikain ng simbahan upang mapalakas ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Suportahan ang kanilang misyon na magtataguyod ng pananampalataya sa Diyos at sa ating lipunan. Ako si Bishop Milo Hubert C. Vergara mula sa Diocese ng Pasig. Makinig sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at mag-log on sa www.veritas846.ph. Sumain niyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig at mga kasambuhay. Ito po si Father Paul Marquez mula sa Society of St. Paul. At kasama ko po ngayong gabi si Father... Ako po naman si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Samahan po ninyo kami sa isang oras na naman ng masayang at Sambuhay Interactive sa ating Parish Bible Encounter on Air, Enkwentro po ng Buhay at Pagsamba. Hatid po sa inyo ng Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan, at gayon din po ang Society of St. Paul sa pamagitan po ng St. Paul's Audiovisuals at ng St. Paul Bible Ministry. At katulad po ng dati, tayo po muna ay mag-aalay ng panalangin, at ang panalangin po natin ay sa pamamagitan ng ating unang pagbasa sa misa na ginanap sa araw na ito. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid sapagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo. Pagkat kaiba ang gawain nila at pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa.
at nandidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ng wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang saan kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan, yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masasama. Ngunit sila'y nagkakamali sapagkat pinubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan at patawarin kami sa aming mga kasalanan. Tanggalin mo nawa sa aming puso't isipan ang pagiging makasarili, maingitin at mapagmataas. Kami naway makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Muli po mga kasambuhay kapanalig. Kami po ay masayang bumabati sa inyo ng magandang gabi, lalo na sa mga kasambuhay natin at kapanalig na nasa kanila na po mga tahanan at naghahapunan o kaya nagpapahinga na. Gayun din po ang mga naiipit pa sa traffic hanggang ngayon. Meron po tayong mga kasama sa ating remote. Kagaya ng dati, pupuntahan na po natin sina Father Pau Asprer at Father Albert Garong. Thank you very much, Father Paul and Father Tommy. Isang masayang gabi, mga kasambuhay, mga kapanalig. Ako po si Father Angelo Paulo Asprer ng Society of St. Paul. Good evening po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ako po si Father Albert Garong mula din po sa Society of St. Paul. Andito kami ngayon sa Santa Maria Goretti Parish, dito sa UN Avenue, Maynila, para sa inaabangang Sambuhay Parish Bible Encounter! Pero bago ang lahat, mga kasambuhay, mga kapanalig, konting trivia muna tungkol sa ating featured parish ngayong gabi. Kilala ho bilang isang dating kapila ang parokya ni Santa Maria Goretti sa loob ng compound ng Pope Pius XII Catholic Center dito sa UN Avenue, Paco, Maynila. Itong kapilya na sakop ng St. Vincent de Paul Parish na matatagpuan sa San Marcelino Street. Taong 2013, sa homilya ni Cardinal Tagle, sinabi niyang, "This church is special because this is the parish church where bishops pray." Kasi nga dahil taon-taon dito ginagawa ang CBCP Assembly. Itinatag noong December 11, 1982 na may layuning maging sentro ng pananampalataya ng mga kabataang nakatira sa mga dormitoryo sa magkabilang side ng parokyang ito, ang Ladies and Men's Dormitory na pinamamahalaan ng mga FMA o Don Bosco Sisters. Sabi nga ng ating mahal na Cardinal Sin, you know, ang namayapang Cardinal Sin, "I want the youth, especially the youth within the community, to understand and emulate the life and example of the youthful saint, virgin and martyr of purity, Santa Maria Goretti. Perhaps we can build a parish at the very heart of the center." Pero Father Paul, sino nga ba si Santa Maria Goretti? Para sa kaalaman ng lahat, siya po ay isang banal, birhen at martir ng simbahan. Pangatlo sa pitong magkakapatid mula sa isang mahirap na pamilya. Dahil sa kanilang kahirapan, sila'y nanirahan sa isang gusali na kung tawagin na ay La Cascina Antica. Kasama ang isa pang hindi nila kilalang pamilya na sina Giovanni Serenilli at ang kanyang binatang anak na si Alessandro. At yun na nga noong July 5, 1902, pinatangkaan ni Alessandro na gahasain si Maria at binala ang papatayin siya kung hindi ito papayag. Sumigaw si Maria, "Kasalanan yan.
Hindi yan kalooban ng Diyos. Tuluyan siyang pinagsasaksak at pinatay ni Alessandro. Pero partner, bago pumanaw ng tuluyan si Maria, sa gitna ng hirap at sakit ng mga natamo niyang sugat, kanyang buong loob na pinatawad si Alessandro at sinabing, gusto ko siyang makasama sa langit. Grabe yung kanyang pagmamahal, ano? Okay, pagpapatawad, partner. Sa ngayon, makikita natin ang imahe ni Santa Maria Goretti, may hawak na palma, simbolo ng pagiging martir ng simbahan, at talim. Talim ang bagay na ginamit sa kanya tungo sa pagpapakamartir. At ngayon naman, syempre hindi kompleto ang ating pagdalaw dito sa Santa Maria Goretti Parish kung hindi natin makikilala ang kanilang butihing kura paroko na walang iba kundi si Father Dave Concepcion. Magandang gabi, Father Dave. Gabi po. Okay. Dinalaw niyo kami. Salamat po. Okay, Father Dave, kumusta po kayo dito? Kumusta po ang inyong parokya? Mabuti naman, katulad ng kwento mo kanina, ito ay tinayo ito dahil ang unang intensyon ay isang chapel lamang para sa mga nakatira sa dormitoryo. Ano po, isang maliit hamak na simbahan dahil ito naman ay sakop, sabi mo nga, sa St. Vincent de Paul. Pero dumating ang araw na ang aming hamak na simbahan ay naging marriage church. Ano po? Dinadayo nila doon sa mga nagtitipid para konti lang, diyan sila napapakasal. At marahil naisip ng dating kabunyian para ang records ay isa na lang ang pinaglalagyan, ginawa itong parokya noong 1982. Ano po? Aha. Father, kamusta naman po yung inyong mga ibang activities dito sa parish? Baka mayroon kayong gustong ipromote or i-invite yung mga taong nasa paligid. Ang amin pong adhikain, ano po, simula po nung ako ay dumating sa parokyang ito noong 2015, ay pinopromote po namin yung prayer for the family. Ano po, sapagkat ang lahat ng bokasyon ay nagsisimula sa pamilya. Ano po, kaya nga po yung amin pong, ito pong magagandang dilag dito sa likod, ano po, ay ito po yung mga nakatira sa ladies' dorm. Ano po, ano po ba ang isa sa pinakamahalagang gawain ng pupayos, ano po, ng parokyang ito, na meron kaming tirahan sa mga estudyante, ano po, na safe, ano po, na kung saan ang kanila pong tinutuluyan ay hindi lamang sila natutulog at nag-aaral, meron silang kwentuhan sa gabi tungkol sa banal na salita ng Diyos, ano po, wala namang Bible quiz, ano po, pero meron kwentuhan, pangangalaga po ng mga Salesian Sisters, ano po. Napakaganda po ng inyong programa para siyempre sa pamilya, kasi sa pamilya ay nagsisimula doon ang bukasyon at pagpapakamanan. Okay, maraming salamat, Father Dave. Okay. Dalawin nila kami. Okay po. Naway magtuloy-tuloy ang mga magagandang gawain ng parokyang ito, lalo na sa pagpapalaganap ng mabuting balita. More power, Father. At sa aming pagbabalik, matutunghayan natin ang tagisan ng galing sa kaalaman ng Biblia. Dito lamang po yan sa Santa Maria Goretti Parish sa ating Parish Bible Encounter. That's right, partner. Alam natin na hindi pa huli ang parokyang ito sa pagbabasa ng Biblia. Mukhang excited at ready na sila. Ready na ba kayo? Alright. O paalala lamang sa inyo, para sa ating mga contestant, ang coverage ng ating quiz ay ang mga liturgical readings na sa banal na misa simula noong Lunes hanggang ngayong parating na Linggo. Medyo kailangan ng pagbabasa at pagdarasal. Kaya huwag kayong mag-alala, kung araw-araw naman kayo nagsisimba, I'm sure makapagsagot kayo ng maayos. Okay, so mga kapanaling, mga kasambuhay, huwag kayong aalis dahil magbabalik kami dito sa Santa Maria Goretti Parish dito sa UN Avenue, Maynila para sa Sambuhay Parish Bible Encounter sa Veritas 2019. Back to you, Father Paul and Father Domi. Sambuhay Interactive. Makinig. Ay,
ang daan ng krus. Kapanalig, sama-sama natin pagdilayan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin ngayong Kwaresma, ang daan ng krus. Ikalabing isang istasyon, si Maria sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinupuri, O Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Ang huling handog ni Jesus na naghihingalo, ibinigay niya sa atin si Maria bilang ating ina. May natatanging pagkalinga sa bawat tao si Mariang ating ina. Pinili ni Jesus si Maria na maging ina niya at niloob niyang ibigay sa atin ang sarili niyang ina walang bahid dungis at dirhin. Si Maria, ang ating ina, tinutulungan niya tayo sa buhay na ito. Tinutulungan niya tayo lalo na sa oras ng kamatayan at hinihintay niya tayo sa paraiso. Ang daan ng krus. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Portia Andrade. Masakit yung ulo ko. Narinig ko sa radyo, Santon Plus. Sinubukan ko magamit. Ngayon, yung ulo ko hindi na sumasakit. Maraming salamat sa Santon Plus. Mag-Santon Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika. Meron kape, meron kape. Mixed and herbal coffee. Pagod, pag ako naka-mixed in coffee, talagang grabe ang energy. Talagang makakatulog ka na lang mahimbing. Ating kape, mixed and herbal coffee. Everyday po yung mixed in coffee. Lalong pro po yung ng bowel movement ko. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. Ang mixed and herbal coffee, mabibili sa South Star Drug, Mega Generics, Budget Butika, Locktown Drugstore, DSK Pharmacy, at Doc Alternativo Center. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Welcome back mga kapanalig, mga kasambuhay, dito po sa Radyo Veritas. At sa gabi pong ito, ang pag-uusapan po namin ni Father Domi ay tungkol sa isang tradisyon tuwing Kwaresma. Ito po ang pabasa. Pabasa, oo. Paano ba ito nagsimula, Father Paul, yung pabasa na ito? Yan ang ikukwento mo sa amin mamaya. Pero para sa kaalaman ng ilan na hindi familiar dito, no, ito yung pagkwento ng pagpapakasakit ni Jesus hanggang sa pagkamatay niya, pero hindi lang pasalita ko, hindi paawit. Diba, Father Domi? Dapat paawit ang tawag doon. Pabasa na paawit. O paano ito nagsimula, Father Domi, sa kastensya? Ayun. Alam niyo po, ang isa sa mga challenge ng mga misyonero kapag dumarating sa isang lugar ay paano nila gagamitin yung kultura ng mga tao roon na dinadatnan nila upang sa ganon ay maibahagi ang mabuting balita. At alam mo, Father Paul, ang napansin ng mga paring misyonero, mga Espanyol to siyempre, nung dumating sila, ang mga Pilipino mahilig kumanta. Yes. Yan, hanggang ngayon naman, kumakanta tayo. Yan, sabi nila, kapag ang Pilipino daw ay mahusay kumanta, ay talagang mahusay. Oo. At dahil doon, ay minabuti po nila na ang kwento ng Ebanghelyo, lalo-lalo na po ang kwento ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo, ay gawin nila at ito'y ipakilala sa ganong pamamaraan sa isang tula na inaawit. So, ayon po sa kasaysayan, Father Paul, ang unang mga berso ng pabasa o pasyon ay ginawa ni Gaspar Aquino Belen. Yan, no? Hanggang ngayon yata yan yung teksto na ginagamit, no? Classic, no? At ito ay isinulat niya
At ang original na titulo nito ay Ang Mahal na Pasyon ni Hesukristong Panginoon Natin na Tula. Yun, tula. Pero iaawitin. At ito ay nagawa niya ng 1703. At meron daw itong nakasabay, Father Paul, na isang aklat din naman isinulat ni Aniceto de Merced, pero mas naging popular itong kay Gaspar Belen. Oh, mas pumatok itong kay Gaspar Belen. Kasi kinakantay. Oo. Naalala ko, isabi ko sa inyo last week, yung Our Father na Tagalog, hindi ko maalala . Pero pag kinanta ko, maalala mo. Oo, mabubuo ko. Parang song hits. Ayan, no? And yung nga po, hanggang ngayon, ito'y ginagamit sa mga probinsya, kahit na rin sa Maynila, at bawat lugar, merong kanya-kanyang tono. Oo. Marami nagtitinda ng kopya niyan, Father Dom, sa Quiapo, alam ko. At ang pabasa po ay hindi lamang naging isang tradisyon, kung hindi naging paraan na rin po para ng panata. No? Panata ng mga tao na kapag mahal na araw, ako ay magpapabasa, mangiimbita ng tagabasa at magpapakain. Kaya nakakasama-sama rin yung mga magkakaibigan, magkakatropa. Pagkatapos, yung tono, ina-adapt nila sa iba't ibang klase. No? Merong rap, merong hip-hop, merong pop, iba-iba na kanilang tono sa tono. Mahal na Pasyon. Oh, ang importante lang ay tuloy-tuloy yung pag-awi. Tuloy-tuloy. Mm-hmm. Ikaw ba nun na nagpapabasa ka ba doon sa wala, inyo? Sa wala. Kawi? Pero isa yan sa napakalaki kong penitensya, yung makinig ng ng pabasa. Hanggang no. maghapon, hanggang nasa, magdamag yun. Nandun ako sa bahay namin, pero yun nga, magdamag, gabi, naririnig mo, no, umaatungal. Kami naman, Father Paul, nun sa bahay, ang lola ko. Sa Ilocos yan. Oh, kahit dito sa Paco. Sa Paco. Pero doon na sa bahay. Oh, at ang ginagamit siyempre ng lola ay Ilocano. Wow. Ilocano. Wow, very interesting nga. So, ibig sabihin may Ilocano version itong sinulat ni Gaspar. May mga translation ang ito. Galing. May mga translation. First time ko nalaman yan. Yun, no? Hindi ko na nga alam kung saan naitago yung pasyon na yon ng aking lola. So, ganun din siguro ang mga Kapampangan, ano? Ah, oo. Sigurado yan. It has become an enrichment for our faith and culture. Totoo po yan. Mm-hmm. At alam nyo po, ito yung tinatawag natin na bahagi ng popular religiosity. Popular religiosity. Na para po kay Pope Francis ay napakahalaga sapagkat kanya, ito ang expression ng pananampalataya ng nakararaming mga, yung lalo-lalo na yung ating mga kababayan at mga kasamahan sa simbahan na kung tawagin po ni Pope Francis ay nasa mga laylayan. Ayan, di ba? Kanina nga lang, Father Dobbs, papunta rito sa Radyo Veritas, may nadaan ng kaming mga kalye. Sa isang kalye, may imahin ng poon na sareno. Nandoon lang sa kanto ng kalye, tapos, pero may bubong naman. Ang mga tao dumadaan, nagpupunas, at nag-aantanda ng krus. Ayun. So, meron silang connection doon kay Poon na Sareno. Mm-hmm. At dumarami ito ngayong panahon ng Kwaresma, di ba? Yung mga kubol-kubol, mga chapel-chapel sa maliliit na lugar. O, sa Makati. Meron pang kompetisyon ng mga kubol-kubol na yan. Kaya may mga streets na sinasara. Oo. Pag malapit na ang Semana Santa, no? So, pero sa pabasa rin pala, Father Paul, kagawian ng mga Pilipino na gumawa ng altar. Oo, diba? Altar. Oo, maliban do sa binabasa nilang pasyon, naglalabasan yung mga puon. Mga puon. Oo. Tapos dyan, nai-involve ang mga tao dahil nagdadala sila ng bulaklak, nag-aayos sila ng bulaklak. Ayun. So, nakita mo yung mga involvement, no? Ang dami-dami. Oo. Kaya pala bago sabihin na simbahan na participative liturgy. Yes. Ang Pilipino participative na. Bukal na. Oo. Kasama pa doon yung pagluluto ng pagkain. Oo. Ipagbabahaginan. Oo. Talagang hindi nawawala yun. Pagkatapos ng pabasa, may kainan talaga. Ayun. Ang tawag yata ng iba doon eh, pakaridad. Karidad. Ayun, di ba? Karidad. Pakaridad. Oo. Charity.
kawang gawa. Ayan. Makaridad. Kaya ang ganda, isang ano talaga, bayanihan. At sa punto pong ito, tayo ay dadako na sa ating magkakaroon po muna tayo ng isang paalala mula sa ating himpilan, Radyo Veritas! Sambuhay Interactive, makinig! Hati ng Veritas 846 Radyo Totoo, ang tinapay ng buhay. Pagbiyaya. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Ang tinapay ng buhay. Inihati ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ba mga kabataan na ilahad ang kanilang paniniwala at paninindigan para sa pagpili ng susunod na servant leader? Makiisa sa debate ng mga kabataan botante mula April 8 hanggang May 10, 2019 sa programang Veritas Pilipinas mula alas 6 hanggang alas 8 ng umaga. Debate ng mga kabataan botante, Simbahan at Hanlalan 2019, The Veritas 846 Special. Makinig! Ito ang Veritas 846 Kapanalig, ang radyo ng simbahan tungo sa 50 taon na pagpapahayag ng mabuting balita. Makinig, Veritas 846. Member Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras sa Hudya at ganap na pong 30 minuto makalipas ang 8 ng gabi dito sa Radyo Veritas. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka! Hello mga kasambuhay, mga kapanalig! Kasama na natin ngayon ang 4 na teams mula ho sa Santa Maria Goretti Parish dito sa UN Avenue, Maynila. Handang-handa na para sa tagisan ng talino tungkol sa Biblia at liturhiya ng simbahan. Pero bago yan, atin munang i-review ang mechanics ng ating contest. Una, bumuo ng grupo na may 3 miyembro at sumali sa ating Parish Bible Quiz. Ang 4 na grupo na napili ng parokya ang opisyal na contestant sa paligsahan. Ang mga tanong ay mula sa mga pagbasa sa ating liturhiya mula Lunes hanggang sa darating na Linggo. Babasahin ito sa Filipino, ngunit maaaring sagutin sa English o Filipino. Ang mga maaaring gamiting reviewers ay ang Sambuhay English, Sambuhay Filipino, 365 Days with the Lord at Simbahay na gumagamit ng mga opisyal na teksto ng Biblia sa readings ng liturgy na approved ng Commission on Liturgy. Paunahan sa pindot ng buzzer pagkatapos basahin ang tanong hanggang masagot ng tama ang tanong. 1 point bawat tanong at ang grupo na unang makaabot ng 3 points ang siyang panalo. Kami pong dalawang host kasamang isa pang guest pola niya si Father Resty de la Peña ang bumubuo ng lupon ng mga hurado at sila lang ang may karapatang mag-validate ng tamang sagot. Ang desisyon ng lupon ay final at irrevocable. Ang mga winners ng parokya ay makakatanggap ng mga premyo mula ho sa St. Paul's at ibang pa pang sponsors. At ang mga ibang qualified na hindi nanalo ay may consolation prizes. Ayan, so malino naman siguro ang lahat. Okay. So partner, kilalanin na natin ang 4 na grupo. Okay. Mula sa St. John Bosco, the first team, composed of Karen, Michi, and Leanne. Ayan, ayan sila. Group number 2 sa ni Santa Maria Mazzarello, si Meryl, Larry, and Allison. Santa Maria Mazzarello, no? Ito po yung mozzarella. Ah, Hindi yung keso. Hindi yung keso. Mozzarella okay. Yun. Mozzarella. Padre. Tutom ka na ba? Okay. At ang ating ikatlong grupo, St. Dominic Savio, binubuo ni Erica, Pauline, at ni Vicky. Yan, yan sila. At hindi pa huhuli ang grupo ni Blessed Laura Vicuña, na si Mikey, Gian, at si Bea.
Okay, are you excited, contestants? Okay. Can you give me a more resounding yes? Are you excited? Yes! Alright, so partner. Ito na, mga tanong natin batay sa mga pagbasa mula March 31 hanggang April 6, 2019. Okay, kamay sa dibdib. True or false? Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 8, nang walang bumato sa babaeng nahuli sa pakikiapid, sinabi ni Jesus, humayo ka at mula ngayon huwag ka nang magkasala pa. Tama o mali? Oops! Wala pang go! Go! Okay, ang naunang team daw po ay ang Green Team. Mabilis si Erica. So, true or false? Is it true or false? Ang false ay... Mali! So, pwedeng okay. Mag-steal? Go! Okay. Meryl. So, anong sagot mo, Meryl? True. Okay, at ang true ay... Tama! Congratulations! 1 point para sa blue team. Ikalawang tanong. Favorite nyo ito. Multiple choice. Kaninong bata, sabi ng mga guro at mga pariseo, ang nagsasabing batuhin ang babaeng nakikiapit? Letter A, Abraham. Letter B, Isaac. Letter C, Jacob. O letter D, Moises. Go! Dahan-dahan lang po. Ano? Okay, ang naunang team ay ang yellow ni Karen. Karen. Okay. What is your answer? B, Moises. B? B. B or B? D, Moises ang sagot mo. Moises. Okay. D, Moises. Ang kanyang sagot na Moises ay tama. Congratulations. 1 point. Okay. Ikatlong tanong, kamay sa dibdib. Kamay sa dibdib. True or false? Sa Ebanghelyo ni Juan, chapter 8, verse 12, sinabi ni Jesus, kayo ang liwanag ng mundo. You are the light of the world. Magkakaroon ng liwanag ng buhay ang sumusunod sa akin at hindi lalakad sa karimlan. Is it true or false? Oops, wait for the go signal. Go! Red. Vea. Is it true or false? Ano, final answer. False. False okay. Is correct. Okay. All right. 1 point. 1 point. 1 point for the yellow team. 1 point for the blue team. And one point for the red team. All right. Green team. Habol. Gising. Green team. Number four. Fourth question. Multiple choice. Sino ang sinugo ng ating Panginoong Jesus upang iligtas si Susana? Sino ang sinugo ng Panginoon upang iligtas si Susana sa hatol ng kamatayan? Letter A, Joachim. Letter B, Daniel. Letter C, Hilkias. O letter D, David. Go! Okay, ang nauna daw po ay ang green team. Erica, what's your answer? Daniel po. Daniel? Letter B. Letter B, Daniel. Is correct! Ang galing, ano? Parang points na? Nagbibigayan lang ata kayo. Mahal nila ang isa't isa. Ano yun maganda? Pero contest ito, partner. Oo, okay. Okay. So, ikalimang tanong. Is it true or false? Nang nagreklamo ang mga Israelita sa bundok Hor, nagpadala ang Panginoon ng ahas na apuy-apuyan laban sa kanilang mga kaaway. Is it true or false? Go! Alright, yellow daw po ang nauna. Yellow team. St. John Bosco team. Yes, Karen. False. Ang kanilang sagot na false ay napakagaling ng team na ito. Ay tama. Yes. Okay. Alright, one more point at kayo na ang panalo. One more point. Yellow team. Maybe pero pwede pang humabol. Baka magbigayan kayo ulit ha. Okay. Sixth. Question. Multiple choice. Ayon kay Jesus, kailan matatalos nila na ang anak ng tao ay siyang ipinadala ng ama? Letter A, kapag ibinaba ang anak ng tao. Letter B, kapag itinaas ang anak ng tao. Letter C, kapag nililitis ang anak ng tao. Letter D, kapag iprosesyon ang anak ng tao.
Go. Yellow. Okay, mananalo na kaya ang for the win? John Bosco, Michi. Ano po ang inyong sagot? B, kapag itinaas ang anak ng tao. Kapag itinaas ang anak ng tao, meron na gawa magpanalo ngayong gabing ito, partner. Well, mukhang meron na dahil tama siya. Congratulations. All right. Lapit kayo dito sa harapan. Lapit. Lapit naman. Lapit, St. Lapit. John Bosco team. St. John Bosco punta team. Kayo dito sa harap. Maraming salamat sa mga sumali. Thank you very much. All right, dito po kayo dito. St. John Bosco. Okay, si St. John Bosco bang inyong patron ang inyong hiningan ng panalangin kaya kayo nanalo. Okay, ano ba ang sikreto ninyo? Anong paghahanda para sa ating contest ngayong gabi? Group effort, and also we prayed before we start the Bible quiz. So lahat kami enjoy lang din. So yon. Okay, ang galing, no? Prayer, study, at chill. Di ba? Talaga naman. Okay. Chill ba sila? Chill ba talaga? Okay. Taas ng energy nila, Father Bowie. Okay. Okay, anong masasabi niyo sa mga kabataan ngayon na nakikinig? Mga kapanalig, mga kasambuhay nating mga kabataan. You know, can you encourage them to? Mainam na magbasa ng Biblia sapagkat dito malalaman kung ano ang mensahe ng Panginoon. Most especially yung kanyang good news para sa lahat. Yun ay ang kaligtasan kung tayo ay maniniwala sa kanya. Amen. Para tayong may prayer meeting, ano? Oo. Okay. Kaya right. Naman talaga. Yes. Okay, partner, ano ang kanilang natanggap? Ano bang nakuha nyo for tonight? Pakita naman natin sa ating audience. Key Plus Word, Bible Diary ng St. Paul's Publications, and po ang aming daily Bible devotional for made for the youth and by the youth, ang mga aming mga contestant sa St. Paul National Bible Quiz. Ano ba yan? At meron ding Halo Magazine. O, ipakita natin sa ating mga kasambuhay, mga kapanalig. Halo Magazine. Okay. At huwag kayong mag-alala, meron din kayong prizes sa ating mga non-winning teams. Don't worry. Okay. So, congratulations muli sa St. John Bosco Group, sa ating winners ngayong Sambuhay Parish Bible Encounter. Okay? Partner? Gusto ko lang malaman, curious lang ako, no? Ano ba yung, quickly lang, kamusta ba yung life yun dito sa dormitory? Ano ba? Kasi siyempre yung iba, hindi naman ang ganito ang kanilang living situation. So, paano ba ang buhay dito? Karen? Masaya po, saka marami po kami natututunan tungkol sa life ni Jesus, ng mga saints, at saka parang mas na de-develop yung ano namin, spiritual. Spiritual faith namin kay Lord, saka yun lang. O, sa inyo, meron bang gustong magmadre? Ha? Bigyan tumingin sa malayo. Meron bang gusto magmadre? Hindi pa nabubuo ang desisyon. Pero pinag-iisipan na. Pinag-iisipan nga ba? Ha? Oo, pero di ba, usually, pag dorm tulugan lang usually iniisip ng tao. Tulog. Pero dito mukhang yes. May formation din ang nangyayari yes. Para sa mga andyan residents. Andyan si sister kasi. Mm-hmm. Okay, nakabantay. Kaya pala behave na behave kayo ngayon gabi. Malinaw na ngayon ang lahat. At okay. Syempre, inaanyayahan namin ang mga organization sa aming susunod na pupuntahang parish, ang parokya ng Ina ng Laging Saklolo sa Santa Ana, Manila. Para po yan sa aming next na parish Bible encounter. Okay, so magbabalik po ang Sambuhay Parish Bible Encounter pagkatapos ng ilang paalaala. Sambuhay Interactive, makinig! Mga kapanalig, si Pasig Bishop Milo Hubert Vergara para sa Pass to Feed program ng Hapag-asa. Marami na po kaming naging mga recipients na mga malnourished children, no? At alam natin na ito po ay nakatulong po lalo na sa rural areas. Ito po ay isang ongoing program. Ang challenge of stewardship ay hindi makitang adlang ang pagbibigay ng alaga, hindi makitang ito ay tugon sa malaking biyaya ng Diyos. Kapag tinugunan ang pangangailangan ng mga bata sa kanyang physical na pangangailangan, susunod ang isip, ang pakiramdam, ang puso, at pagdala.
Suportahan ang Fast to Feed Program. Isang paalala mula sa Pag-asa Feeding Program ng Assisi Development Foundation at Veritas 846. Narito na, Guya Max! Guya Max! May guyabano! Guya Max! May mangosteen! Guya Max! May turmeric at vitamin C! Guya Max! Nasa mercury na, 12 pesos lang SRP. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa aking pagmamahal, sa katotohanan. Sambuhay Interactive, kapanalig, kasambuhay, kasali ka. Welcome back mga kasambuhay, kapanalig, dito po sa Radio Veritas. Ito po si Father Paul Marquez at binabati po namin ang Verbuhay Bible Study Group na nakikinig po sa atin sa kasalukuyan. Ano ba, may papansit yata yan dyan eh. Papansit po. In the future. Ah, in the future. At saka, congratulations po sa nanalo ang team ng Don Bosco. St. John Bosco team. Yeah. Diyan po sa Santa Maria Goretti Parish, UN Avenue, Manila. Ayun, at ang kanila pong parish priest ay si Father Dave Concepcion. At sa lahat po ng mga na sumubaybay sa ating Bible Interactive, mga lovers of the Word of God. Alam ko po ay marami nang tayong mga kapanalig na subusubaybay sa Buhay Bible Interactive. Father Domi. Oh, siyempre binabati rin natin yung mga Salesian Sisters na kasama ni nila Rian, no? Ha? At Father Paul, meron din pala tayong pa-contest dito sa ating mga kasambuhay at kapanalig, mga bonus questions natin mula sa studio. Pero bago natin ibigay yung ating bonus question para sa linggong ito, siyempre, sasabihin muna natin, ano ba yung bonus question nung nakaraang linggo at may nanalo ba? Yes, Father Domi, meron dalawa tayong lucky winners sa ating patimpalak last week. At ito po ang question natin last week. Sa Ebanghelyo ni John chapter 7, anong piyesta sa Jerusalem ang palihim at hindi lantad na ipinagdiriwang ni Jesus? Ngunit napansin pa rin siya sa templo na nangangaral. Yun, at ang sagot? Ang tamang sagot po ay dan-dar-dan-dan-dan. Piyesta ng mga kubol o sukot. Ah, sukot. Hindi soko, ha? Sukot. 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 Himay-himayin ang mga ebidensya. Isang piyesta ng ani at may tungkulin silang mag-pilgrimage sa templo ng Jerusalem. Mula sa mabuting balita ngayong araw na ito. April 5. April 5, first Friday of the month, Sacred Heart of Jesus. At kapiyestahan ni Vicente Ferrer. Vicente Ferrer na may pakpak. Ayun. Bakit may pakpak, Father Domi? Eh, kasi siya ho ay isang preacher at heavenly. Heavenly. Matayo. Lumilipad. Ito po ang mga winners natin last week, si March 29, 2019, si Josie Nato ng Violago Homes. Oh. Congratulations! Congratulations! Dami nagpapalakpakan. Uh-huh. Taas ng energy! Ang pangalawa pong winner ay si Angelina Gabriela ng Santo Cristo Gimba, Nueva Ecija! Ang layo! Paano nila makukuha yung premyo? Daming bigas doon, ha, Nevesi, ha? Ay, yan ay isa pa rin palaisipan hanggang ngayon. Paano nga ba, Father Domi? Ayusin po, ayusin. Nasa atin yung kanilang mga cellphone numbers at ibibigay po natin sa pamamagitan ng text kung paano nila i-claim ang kanilang mga premyo, syempre, no? Mm.
Oh. Ito naman po ang bonus question natin ngayon. Okay. Para hanggang next week, no, pwede silang sumagot. Sa Ebanghelyo ni St. John chapter 9, saan pumunta si Jesus nang tinangka siyang batuhin ng mga Hudyo? Ayun. Oo. Saan pumunta si Jesus nang tinangka siyang batuhin ng mga Hudyo? Yeah. Okay. Ang number po sa Radyo Veritas, I was born for this, ay 925-7931-239. Okay, okay. Ang text number po ay 0918-837-4827 or 0918-VERITAS. 0918-837-4827. Ayun. At ngayon po mga kapanalig at mga kasambuhay, panahon naman upang atin pong balikan ang Santa Maria Goretti Parish sapagkat meron din silang itatanong po sa atin, ano, na tungkol sa atin pong mga pinag-uusapan sa Kwaresma. Father... Okay, Father Paul, Father Domi, meron tayong kasambuhay kapanalig dito na gustong magtanong sa inyo. Okay, ano nga ba ang iyong pangalan? Eliza po. Eliza Haring. Eliza Soberano. Eliza Haring. Okay, ano ang iyong tanong para kanila, Father Paul at kay Father Domi? Magandang gabi po. Ang tanong ko naman po is, bilang kabataan po, bilang estudyante, ano po ang maipapayo niyo po sa amin upang mas maging makabuluhan po ang pagdiriwang namin ng Lenten season? Ayun po. Mm. Okay, okay. Oo. Yung tanong na yan ay napapanahon, Father Paul. Yes, kasi Year of the Youth. Yun, Year of the Youth ngayon. At ito nga yung tanong na ating mga kabataan. Paano daw magiging makabuluhan ang pagdiriwang ng Lenten season? At tama-tama sa ating tinatanong kasi tayo naman ay youth once upon a time. Tama. No? Hindi, pero hindi tayo youth once upon a time. Youth at heart. Oh, the church is always young. Yeah. Diba? Oh. Ever ancient, oh. Ever new. Yun, no. Anyway, alam niyo ho, ang mga kabataan, mahilig yan sa, ano eh, aksyon. Yan. Kaya siguro, may mga bagay na pwede naman natin pong gawing makabuluhan na aksyon sa panahon ng Lenten season, lalo-lalo na po sa Semana Santa. No? Mm-hmm. Maraming kabataan yung gustong mamasyal. O di, imbis na mamasyal lang, di talagang gumawa na kayo ng inyong bisita iglesia. Yes. Diba? Diba? So from one church to another, pero gaya po na sinasabi natin, napakahalaga na nandoon yung pagninilay, pananalangin, at hindi naman natin inaalis, Father Paul, ako yung palagi sinasabi ng aming professor noon, yung pagiging blessed ang amit na salita ita ay makaryo. Makaryo. Oo. Na ang ibig po sabihin nun, hindi lang blessed, kuhindi... Happy. Happy. So, doon galing ang Macarena, Macarena. Ayun, kaya... Macarena. Oo. LOL. Oo. Diba? Oo. Saka Eliza, siguro meron din kayo sa parokya nyo ng mga Lenten recollections. Yun, no? Tama. Yun, puntahan nyo yun. Kasi nung ako maliit na bata, hindi ko naman na naintindihan na may ganun pala. Pero kung sabi ko, kung naka-attend ako na, baka na, mas malaking tulong yun. Namulat ka agad ako tungkol sa ating pananampalataya. Mm-hmm. At sa Father Domi, kapag yung Huwebes Santo, ang dami naglalakad na kabataan papunta sa Antipolo at saka pabalik. Dami, sakali. Oo. Sama-sama sila, langkay-langkay. Oh, kasi alam niyo mga kabataan, high energy yan. Yes. Di ba, Father Paul? Mm-hmm. So gamitin yung energy para po sa isang... Hindi sila gumagalaw, oh. Ah? Hindi sila gumagalaw. Galaw kayo dyan. Hello? Energy nga. Energy. Okay. Energy. So okay. Gamitin galaw, yung galaw. Energy para okay. Sa isang makabuluhan at... punong-puno ng panalangin. Yes. Na saan yung mga balloons? Wala na?
Pumutok na. Kuwaresma ngayon, kuwaresma. Ay, low budget. Wala nang balloons. Okay na ba yun? Sagot namin? Uh-huh. Okay. Eliza, kumusta ang sagot na Father? Maganda yung sinabi ni Father Domi. Father Paul, basta. Oh, siyempre, laging inspired si Father Paul at si Father Domi. Ano nga ba yung sinabi nila Father Paul at Father Domi? Basta kung gigimik, kung meron activities, isama si Lord. Diba? Yun ang importante. You know? Okay. So, meron ka bang gustong sabihin sa ating mga kapanalig kasambuhay ng mga youth na katulad mo? Maraming salamat po, Father, sa advice po, sa pagsagot po. At ang advice ko naman po sa mga kabataan is mas maging active and mas magdasal po tayo ngayong Lenten. Ayan lang po. Thank you! Thank you, Eliza. Napaka-mahingin ng batang ito. Oo nga. Pwede pang TV, ano? Close up nyo nga. Close up. Nasa radyo kasi tayo, Father. Nasa radyo. Teleradyo tayo. Oh, teleradyo. Pwede naman. Okay. Oh, may future si Eliza. Okay. So, thank you very much, Eliza, at sa mga contestants natin ngayon sa ating Sambuhay Parish Bible Encounter. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nag-participate. Maraming maraming salamat rin po kay Father Dave Concepcion, ang parish priest ng Santa Maria Goretti Parish dito sa UN Avenue, Maynila. At muli, aming papaalalahanan ang aming susunod na parokya ang dadalawin. Maghanda-handa na po kayo dyan po sa parokya ng Ina ng Laging Sakloro sa Santa Ana, Manila. Ako po, si Father Paolo Asper ng Society of St. Paul. At ako naman po, si Father Albert Garong ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel. Sumainyo ang katotohanan. Maraming maraming salamat, Father Pau Asper at Father Albert Garong at sa mga kasama nila, kasama natin dyan po sa remote, pati na po ang mga parishioners ng Santa Maria Goretti Parish sa UN Avenue, Manila, pati ang kanilang parish priest na si Father Dave Concepcion. Mm-hmm. Thank you. Oo. Ayan. Balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ano? Pabasa. Oo, pabasa na pakanta. Oo. Sige na, Father Doms, bigyan mo kami ng sample. Naku, in Ilocano. Naku, hindi ko kabisado yan. No? Hindi ko kabisado. Pero, ayan. Itong pabasa, Father Paul, ang pagkaalam ko ito ay, sabi mo nga, panata. No? Panata. So, dapat ito ay ginagawa ng talaga meron ding dimension ng faith, di ba? Hindi lang tradition. Oo. No? Oo. At hindi ito obligatorio, no? Hindi naman kailangan gawin talaga, pero napakaga ang ibinubunga kung ipagpapatuloy ang pabasa, oo. No? So okay lang ba, Father Domi, kung meron daw pabasa na rap ang tunog o yung pag-awit. Ah, diba, eh, di ba raw nakakabastos yun? Ah? Eh, palagay ko, hindi naman eh. Depende sa motivation. Kasi pagtatawanan natin yun, eh mali. Oo. Pero kung yun ay talagang sincero na paglalahad natin sa isang mas makabagong kultura ng ebanghelyo, eh, kagaya nung unang pinagkaiba yung Father Paul doon sa dinedevelop na Bible. Millennial Bible ni Bishop Pabilion, di ba? Narinig ko nga minsan. So, wala akong problema yon. It all depends on ano yung motivation. Halo, ang Tagalog at English. No? Yung awit nga ng Hosea, yung come back to me with all your heart. Di ba? Kung minsan nirarap din yun eh. Come back to me with all your heart. Don't let fear keep us apart. Trees do bend, though straight and tall. So must we to others go. Oh. Yo. Come back to me. All your heart. Kung sa mga kabataan mo yung kakantahin, siguro okay naman. Mas okay. Oh. Mas gets nila yun. Mas gets nila yun. Kantahin mo muna yung original. Mm-mm. No? Ano ang dapat na disposition sa pagpapabasa? Well, unang-una, sober po tayo. Huwag nating haluin yung pagpapabasa at pag-inom.
Kasi ibang ginagawa sa kubul, may beer. Nasa gilid. Oh, nasa gilid. Para may... Pampagana, pampagising. Hindi ho. Maganda siguro talaga. Kung solemn yan. Sakripisyo. Sakripisyo. At na-respeto. At siyutas ay nadulas. Diba? Oh, ganun. Yun, ganun ang tono na lang. Yung classic. Oh, classic. Oh. Alam mo, Father Paul, isa sa mga bucket list ko sa atin sa St. Paul's Publishing. Eh bago dumating yung year 2021, maisalin natin sa classic English yung pabasa at malagyan ng konting komentaryo. Kasi classic. Palagay ko, in that way, ma-appreciate din ng ibang tao. Yeah, oo, ano talaga yan. Yung talagang background ng mga teksto. At ito ba ay nakaugat sa anong ebanghelyo, kay San Marcos ba yan, kay San Juan, ano? At hindi lang ito tradisyon, kung hindi, pwedeng ito'y pagyamanin ng atin pong pagninilay, no? Thank you, Father Domi. Next week, ang atin pong pupuntahan sa ating remote ay ang ina ng laging sa Clodo Parish, Santa Ana, Manila. Oo. Samantala, ngayon po ay manalangin na tayo, Father Domi. Oh, siya. Oo. Sa ngala ng Ama at ang Anak na Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, nawa po ay guguli namin ang mga panahong ito para sa lalong taimtim na pananalangin at pagninilay sa iyong salita para nang sa gayon maging mabunga ang darating na mamahal na araw na aming ipagdiriwang. Hinihiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Ito po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul. Ako naman po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul. Doing all for the gospel. Sumayin niyo ang katotohanan. Inihandog ng Society of St. Paul Philippines Macau at Veritas 846 ang Sambuhay Interactive. Isang oras ng Parish Youth Bible Encounter on Air. Enkwentro sa buhay at pagsamba. Sambuhay Interactive. Tuwing Biyernes mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito sa Veritas 846 ang radyo ng simbahan. Sambuhay Interactive. Kapanalig, kasali ka. Sambuhay Interactive. Makinig. Ito ang Veritas.